Magandang araw mga kasolar. So muli, nagbabalikan yung kasolar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa Bukid Non. So itong place na ito ay Dangkagan, Bukid Non. At meron tayong i-install dito 8 kilowatts na inverter, 10 kilowatts na solar panel at 28 kilowatt hours na battery. And to our very kind client, Mr. Jihad Alfara, mayroon siyang YouTube channel, ano? So foreigner live in Dangkagan. So pwede kayo mag-subscribe, ano, at nang masundan ang mga updates sa kanyang channel. So heto yon, ito yung kanyang channel na to. Ito ay 20 pieces na solar panels, ano, at N-type yon. So mataas ang ampirahe ng solar panels na ilalagay natin dito since yun na yung upgraded version, ano, ng P-type, kasi dati P-type lang yung ginagamit natin. At lahat ng yun ay magiging 10 kilowatts ang total dahil 500 watts ang bawat isa. Ang sunpat natin ay magmumula doon ng araw, ano. So itong oras natin ay halos mag po 4:18, ano. At may konting shading dito. At ito ay medyo tatabasan nila. Although 4 o'clock naman na, outside the sun peak hours na yung 4:18 na yon. At gusto pa rin nilang tabasan yan para at least mayroon pa rin daw makuha. Kaya maganda at na-observe natin, ano, mula umaga hanggang hapon yung actual na sunpat yung array, ano. At least kung may mga adjustment kagaya yung mga shading na yan, ito ay magawa ng paraan. At dito nga sa umaga, no, pagtapat ng 10 o'clock, completely exposed na itong lahat ng ito. So yung 20 pieces ng solar panels ay mabibilad na yan. At ang ating sun peak hours ay 4.5. Yun lang naman ang nagiging computation natin. Dahil may mga araw na nagiging mas maiksi, ano? Mas maiksi ang sikat ng araw, mas mahaba yung gabi. Kaya 4.5 lang yung ating computation. Dito, ayan na yung lubog ng araw. Ayan. So, yan na yung western na yan, no? So, tama. Mula umaga hanggang paglubog, exposed na ito. At kung magdadagdag pa ng panel ang ating client, ay baka halos makover na yun at wala ng daanan. 8 sa 4 kilowatts pa ang kaya. Yun. So, lahat-lahat ay pwedeng maglagay dito ng 14 kilowatts. 14 kilowatts na panel. Ayan. Kaya lang, yun nga. Ito, may konti silang ano, kailangang ayusin. Ma-trim yan. At saka ito. So dito na nga, ano, naka ilang lagay na rin ng panels, yan ay 8 piraso na. So bawat hanay niyan maliban dun sa dalawa dito sa gilid ay 6. So 18 plus 2, so 20 pieces yan. At tinatanong ng client dito na kung pwede daw bang magdagdag ng 5 kilowatts kasama nung 8 kilowatts na hybrid system. So ang sagot natin dito ay hindi pwedeng magparallel yon. Pero kung gusto niya na 5 kilowatts ang i-add or idagdag, kasi pwede pa maglagay diyan ng 4 kilowatts na solar panel. So 8 pieces pa na
500 watts. Pwede yun, kaya lang ihiwalay niya yung intended consumption or load ano ng mga appliances para doon lang sa 5 kilowatts. So never na mag-parallel yung dalawang inverter na magkaiba ang power. So ito naman na tapos na, nailagay na natin yung 20 pieces. Ayan, at yung ating linya or PB cable ay nakababa na rin. So magkakaroon lang ng finishing or finishing touches dyan. At yan naman ay i-connect na natin. So yung connection yan ay naka-series, ano? Series yung 10 sa isang string, ganun din sa another string. So yung PB1 ay 10S 1P, at yung PB2 ganun din, 10S 1P. So dalawa naman yung ating string dun sa mismong inverter. Although yung pwedeng paglagyan dun ano ay apat yung terminals na ipin case na gusto mong mag-combination ng series and parallel, pwede naman. Halimbawa yung 5 pieces na solar panel, pwede mong i-series yun and another 5 pieces na solar panel, pero magpa-parallel na yan pababa papunta sa PB1, ganun din sa PB2, gawin yun. So kung ganun na magiging implementation, ay syempre may epekto yan sa amperahe at saka sa voltahe, dahil alam naman natin pagka ang series connection, yung voltahe ang tumataas, at doon naman sa parallel connection, yung amperahe naman ang tumataas. So mayroong changes doon sa mga values na yun. Pero yan ang ginawa natin ano, for convenient purposes, at saka same pa rin naman yung power niyan, ay ginawa na lang natin na 10S 1P sa PB1 at 10S 1P rin doon sa PB2. So yan mga ka-solar, ito yung setup natin, ano, ito yung 8 kilowatts. So ito pa rin yung model ng SG01 model. Yan, at yung kaibahan nito dun sa model na lumabas ay nandito yung parang kagaya ng 6 kilowatts, no, na mga PB. So ito pa rin yung dating ginagamit natin, at magkasama pa rin sa isang gland yung ating positive at saka negative na battery cable para dyan sa terminal na yan, positive at saka negative. So yung controls natin na inilagay na natin dito sa isang lagayan lang. So ito yung control ng para sa PB or solar panels, ano? Mayroong SPD yan, surge protection device. So kagaya nung dati, ayan ay mayroong PB1 tsaka PB2. So string 1 and 2 at 10 pieces dito at 10 pieces dito, kaya 20 pieces na 500 watts. So equivalent to 10 kilowatts ang panels nito. So ito, imamatch natin dun sa kanyang power na nakalagay dito ay yung pinakamataas, ayan, nasa 10.4. kilowatts ang kaya based dun sa specs ng inverter. Pero ang nakalagay natin ngayon kasi divisible by 5 or 500 watts ang ating panel, kaya 20 pieces, so equivalent to 10 kilowatts. So that means max out na yung kanyang solar panel. So ito yung ating battery breaker na i-connect natin dito. At gagamit tayo ng bus bar. So
Maganda kasi kung may bus bar para ma-maintain natin yung flow ng electrons ano para sa positive at saka negative. At dito natin yan itatap. Pero ang gagamitin natin dito ay kagaya nito, naka 50 mm squared na tayo. Although ang nire-require lang base doon sa manual ay 35 mm squared. Pero gumamit tayo ng 50 mm squared para maiwasan natin yung init, no? So dito natin itatap yan. At nasa labas yung ating battery. So yun yung i-coconnect natin bukas. And gumamit ulit tayo ng automatic transfer switch para sa mga selected load. So ayan ang ating selected load dyan. Kasama ang ilaw, isang aircon, yung wifi, nakalagay na rin yung sa ref kasi may mga perishable goods yan. So as usual, mayroon ding AC SPD. Ito naman para sa DC SPD na na-mention ko na. At ito yung para sa grid. Kukonnect natin yan dito. So meron na tayong ito grid connection. At nandito na sa ilalim yan. Pero itong load side natin, ano, nakakonnect na rin naman dahil ang source natin ay ang inverter. Kaya sa ibabaw ng inverter ang ating connection. At ito na yan, nasa load side na yan. At ito naman ay ATS control natin, ano. At kung makita nyo yung linya, yan ay nakakonnect dito. So dito sa taas yung ipaparallel natin dahil dyan yung source ng connection natin from the main or sa grid. Dito natin ipaparallel lahat yan, itong tatlong to. Para may control tayo dito sa normal side ng ATS once na in-on and off natin ito. At ito naman ay control natin papunta rito sa inverter. So itong tatlong ito as mentioned ay nakaparallel yung tatlong yan pero yung input source ng grid ay dito papasok sa ibabaw niyan. At lahat ng ibabaw nito ay papasok galing doon sa solar panel, string 1 and 2. At may mga kanya-kanyang connection na ng ground diyan. Kaya naka-ground na yung green natin at ito kasama na yung body ground. Maglalagay tayo ng battery dito. So possible na ma-power up na natin bukas at ipapakita natin uli yan. So okay mga ka-solar, no? Babalik tayo. At ito nga yung battery natin na dalawa. So yung isang 280 at ito yung pangalawa. At yung state of charge nung isa ay nasa 25. Ito ay 30. So kailangan mapagpantay muna natin, ano, even yung kanyang state of charge. So yung PV input voltage, ang range niyan ay 125 volts DC. To 500 volts DC. Pero dun sa testing natin, test nga natin muna. So, susubukan natin na kunan ng voltahe, yung PB1 and 2. Okay? So, yung PB1 or string 1 dito, yan, dyan mo kunan sa SPD. Positive and negative. Ayan, 355. Okay, so yung 355 na yan ay within the range ng ating PV input voltage na 125 hanggang 500 volts DC or yung nasa gitna niyan 370. Okay. So sa PV2, ayan, check natin. So 354. So parehas na within the range yan. Naglalagay pa tayo ng bus bar ito para sa battery. So ito, nilagyan uli natin ng insulator, heat shrink tube ang tawag yan, para yan sa positive at ito yung sa negative. So cross sectional lang configuration natin yan, na ibig sabihin kung dito sa kabilang dulo yung positive line, doon naman sa kabilang dulo yung negative line. At
i-connect na yan papunta rito sa likod ng ating batteries, no? At may kanya-kanyang breakers naman yan. Kagaya nito, meron ng built-in breaker. Kaya hindi na tayo naglagay pa ng separate na breaker except doon sa ating battery, main battery breaker or DC-MCCB. Ito lang itatap yan. Positive at saka negative. At ako may kita nito itong DIP switch since nagpa-parallel na tayo. Ayan, ay yung una, yung master natin, itataas lang natin, no? At yung pangalawa, okay. Ito, ito yung sleeve. May kita nyo yung number 2. Yan yung nakataas. At yung 1, 3, 4, yan ang nakababa. So, sa pag-connect natin ng communication cable, so, ito yung, since ito yung master, from inverter, dito natin i-connect yan. At naka-connect doon sa CAN port ng inverter. So, papakita ko. So, ito yung CAN port para sa communication cable ng pupuntang inverter. Okay. At kung magpa-parallel tayo ng dalawang battery, ito yung master at ito yung slave. Nandito yung battery parallel. Ayan. At nandun din sa kabila. So, ang sistema natin dyan, itong RS4851 ay lalagyan natin ng communication cable papunta dito sa RS4852. Okay? Or vice versa, pwedeng RS4852 papunta naman sa RS4851 para magparehas, ano, mabasa niyan dalawa yung state of charge. So, papakita ko lang sa inyo, no, yung battery natin. Ayan. So, yung isa medyo mas mataas ang charge. At yung isa naman ay medyo mababa lang. So, ito yung 30%. Yan yung main. At yung full charge capacity, may kita nyo 280 ampere hours. At ang remaining capacity niya ngayon ay 84 ampere hours. So, dito naman tayo sa kabila. Ayan. So, sabi ko nga 25% ito. Ito yung gagawin natin sleeves. Same na full charge capacity 280 at remaining ampere hours niya ay 70. So pag nag-charge yan, tataas ng tataas yan. At makita ninyo yung cycle, ano, cycle life, parehas na zero. Ibig sabihin, hindi pa talaga nagagamit yan kasi naka-zero pa. Okay, so papakita ko naman sa inyo yung cells. So pupunta tayo dito sa cell voltage. Ayan, tignan lang natin kung para-parehas. Ayan, cell 1 to 4, 3.2 volts. Cell 5 to 8, 3.2 volts. Cell 9 to 12, 3.2 volts. Cell 13 to 16, 3.2 volts. So, dito tayo sa kabila. Tignan natin ang voltage. So, ganun din, 3.2. Medyo mas mataas lang ito kasi 3.270, yung sa kabila ito 3.281. So, 5 to 8, 3.2 pa rin. 9 to 12, 3.2. 13 to 16, 3.2. So, may konting difference lang. Kagaya nga yan, 30%. So, 5% difference sila compared dito sa kabila. So, ang gagawin ko dyan para magpantay, ay pag-charge muna natin ito. O kaya, depende mamaya kasi ang oras ngayon ay nasa halos magti 3 o'clock na. So, baka wala na masyadong charge yan. Ano. So, makapagpaparehasin ko na lang sa 25%. Ayan mga ka-solar. So, sa ngayon ay nag-power up na tayo. So, as usual, safe mode yung ating ginawa.
At yung safe mode na yun, ang reference natin ay kailangan makita natin dito na wala tayong error. So dapat lahat dito ay malinis. So yung safe mode na procedure na ginagawa natin ano, ay okay lang na ini-on na natin yung battery breaker. Ayan, battery dito. At yung ating PB cable. At ito yung sa grid connection natin, okay lang na naka-on yan, ano, basta hindi natin pinipindot itong inverter switch, itong green, kasi doon magkukause ng error. So, kinakailangan pagka yung safe mode ay naka-on ito, itong PB switch or DC switch, at naka-on yan, kahit alin yan, kahit isa lang, okay lang, then you do the settings, ano. Kaya ngayon, ang nakapag-set na tayo at ito nga na power up na natin. So sa ngayon ay naglilipat pa tayo ng mga ibang lines ano para sa emergency power system natin or EPS. Ayan, itong nasa taas at hihiwalay natin yan. Kukunin natin dito sa baba. So for emergency purpose lang yon. So during brownout. At ito nga, itong lines natin para sa automatic transfer switch na kung sakaling mag-brown out, ang magpa-power dyan ay load side. Okay, so ito yung load side. Ayan. Dahil sa ngayon, naka-connect na rin tayo sa grid. Ayan. So ito ang gumagana dyan. So ito pa lang yung may power talaga dyan. Once na naka-task ito, dahil dyan sa task yan naka-parallel, no? Parallel, connected doon sa ating main breaker. At kung ano yung naka-on na breaker natin doon sa luma, ay lahat yon grid connection yon. So, yun yung pinapaandar ngayon itong 917 watts. So, later on, pagka natapos na yung ating paggawa dyan, yung isolation. Isolation kasi tawag natin para sa emergency power, ay saka natin na makikita na itataas to. Pag tumaas yan, big sabihin, everything is okay na at magpa-function na lahat. So, ito, naka-connect na rin naman yung ating battery, no? Naka-lithium tayo. Kaya lang, dahil nga yung isang battery natin ay nasa 26% pa lang, samantalang ito ay 29%, ay hindi ko muna pinagsabay. So, isa lang muna ang naka-on dyan, ito lang. At hintay natin na bumaba, umabot ng 26 para sabay na nating panda rin. Okay? So, tingnan natin ano. So, yung setting natin as usual, binabaan ko lang yung charging kasi bago pa lang yan. At bukas, pwede na nating itaas yan once na nakakuha na ng maganda-gandang harvest. Pero kanina, pan-opening, nasa 2 kilowatts ang na-harvest agad ng ating panels. At ngayon, oras ng 5 o'clock, meron pa rin namang nakukuha na 564. So, nagkakatulungan ano, yung sa 920 watts ay tinutulungan ng battery at saka yung solar. At yun nga, sabi ko nga, zero, no? Zero yung galing sa Bukidnon Electric Cooperative. Okay. So, hintayin lang natin matapos yung connection ng ating solar electrician. At mapapower up na natin yan mamaya. So, nag-stress test kami kanina at umabot ng 7 kilowatts ito. Halos sa red. Ayan. At ayun nga, nag 26% na to. So sabay na yung ating dalawang battery. Parehas na ng state of charge. At yan, pinandar na namin yung mga aircon. Ayan. So good to go na, okay na. At naka-connect na rin yung ating communication sa battery, no? So okay na yan. At bukas magcha-charge na yan. Kasi gabi naman na, 5:34, so wala na tayo nakukuha. 44 watts na lang. Ayan, so mamaya, maubos na to. Okay. So,
So ayan mga ka-solar, no, natakpan na natin lahat. At ngayon ang nangyayari ay kumukuha na sa grid. At ayan, may kita nyo, naka 20%. Ayan, 20% ang nilagay nating cut-off. Kasi yan ang ating depth of discharge. So ibig sabihin, yung 80% ng battery natin, ano, ay yun ang usable capacity niya, no? 280, yung 280 natin ay nasa 560 ampere hours yan. At kung kukunin natin yung 80% ng 560 ay 448 ang ating usable capacity. At kung ita-translate natin yan sa power ay 22.9 or at least 23 kilowatt hours. So kung kumukonsumo ka ng 2.2 kilowatts, no? 2.2 kilowatts na consistent charge dito ay aabot ng 10 hours ang consumption. So yun ang magiging usable hours ng ating battery. Pero kung 1.5 kagaya nito ay mas hahaba pa yung usable hours. So mga 12, abot ng 12 hours, and pagdating ng umaga saka siya magcha-charge sa solar. So most probably ay magiging independent ito, kasi dun sa morning yung sun peak hour from 10 o'clock to 2:30 or pendant yan sa solar. So wag lang uulan. Okay. So yan ang ating setup ngayon. Yan na. At dito natin pinadaan yung ating mga wiring. Nandyan din sa likod niyan yung PV cable at ground. So nilabas natin yan. At yan. Dito na natin kinonek yan, ano, sa taas na to. So itong breaker na ito yung pinapakita ko kanina na isolation box. At andyan yung mga emergency load na if in case mag brownout, ayan lang ang papaanda rin. So yun lang muna mga ka-solar. Maraming salamat sa panonood. Usap ulit tayo sa susunod na video. Muli ang inyong ka-solar, si Solarens.